Alam mo ba na sa kasaysayan, may nabuhay na pinakamalaking pating sa buong mundo? Itinuturing din ito bilang isa sa pinakamalaking isda na lumangoy sa ating malawak na karagatan. Ang sukat nito ay 3 beses na mas mahaba kaysa sa pinakamalaking naitala na Great White Shark. Anong isda kaya ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Sa isang pelikula na ipinalabas sa Amerika na may pamagat na damig, pating ang pangunahing kalaban ng mga tao. Hindi isang ordinaryo yung pating, kundi ang pinakamalaking pating na nabuhay sa kasaysayan, ang Megalodon. Totoo kaya ito? Ang sagot ay oo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Megalodon? Ang ibig sabihin nito ay large tooth o malalaking mga ngipin. Ito ay isang extinct species ng mackerel shark na nabuhay milyong taon na ang nakakaraan. Ang mga ito ay apex predator. Ang mga apex predator, alpha predator o top predator, katulad ng mga polar bears, ay ang mga hayop na nasa tuktok ng food chain. Sila ay mga malalaki at mababangis na hayop na walang ibang hayop ang pwedeng kumain sa kanila. Hindi lamang ang mga Megalodon ang pinakamalaking pating sa buong mundo. Sila din ang isa sa pinakamalaking lahi ng isda na nabuhay sa kasaysayan. Ayon sa mga pag-aaral, may sukat ito na 15 hanggang 18 metrong haba. Ang sukat na ito ay tinatayang 3 beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking Great White Shark na nakita ng tao. Ayon sa mga eksperto, ito ay pagtataya lamang. Wala pa kasing natutuklasan o walang preserve na isang buong Megalodon. Ang mga sukat o data na kanilang pinagbabasehan ay dahil sa sukat ng mga ngipin na kanilang hawak. Maaaring sabihin na maliit o mas malaki pa ang ginawang kalkulasyon. Ang mga Megalodon ay naninirahan sa malaking bahagi ng mundo, maliban lamang sa mga poles o mga lugar na malalamig. Ang mga batang Megalodon ay nakakalapit sa mga baybayin, samantalang ang mga matatanda ay mas nais na lumangoy sa mga coastal areas o di kaya sa mga open ocean. Patunay ito ng mga fossils ng mga Megalodon. Ang mga fossils na natuklasan ay nakita sa coast ng Denmark at most southern ng New Zealand. Ano-ano ang katangian ng mga Megalodon? Una, sila ay laging may bagong ngipin. Tuwing 2nd linggo kasi ay nalalagasan sila ng mga ngipin. Hindi katulad ng mga tao na sa early stage lamang may bagong ngipin. Iba ang mga pating na ito. Ang mga pating na ito ay palaging tinutubuan ng mga bagong ngipin sa kanilang buong buhay. Sila ay mayroong 276 na ngipin. Ang mga ngipin na ito ay pinaniniwalaan na isa sa mga pinaka-powerful na bite force ng mundo. Mas malakas pa ang kagat nito na 40,000 pounds per square inch sa kagat ng isang Tyrannosaurus rex. Ikalawa, ang mga ito daw ay hindi mahilig na puntahan ang malalalim na bahagi ng karagatan. Maaring hanggang 18 meters lamang ang lalim ng karaniwang nilalangoy nito. Ikatlo, ang bilis ng paglangoy nito ay 18 kilometers per hour o 11 miles per hour. Ang mga Meg ay naging extinct sa pagtatapos ng Pliocene period. 2.6 million years na ang nakakaraan. Nag-extinct ang mga ito nang ang mundo ay nakaranas ng global cooling. Ang mga matatandang Meg kasi ay nakadepende sa mga tropical waters. At ang pagbaba ng temperatura sa karagatan ay lubhang nakaapekto sa pagkawala ng kanilang natural habitat. Paano na lang kaya kung buhay ang mga malalaking pating na ito? Ang sabi ng mga eksperto, kung ang mga ito ay nabubuhay, ay maaaring sila ay naninirahan sa Mariana Trench. Ang Mariana Trench ang isa sa mga malalalim na lugar sa karagatan. May maximum depth nga ito na 36,037 feet below sea level. Taong 2021, wala pa ding nadiskubre na kahit anong fossils o bagong ebidensya ng Megalodon ang mga eksperto. Kaya naman nananatiling matibay ang kanilang paniniwala na matagal nang naglaho ang mga Meg, milyon-milyong taon na ang nakakalipas. Ikaw, gusto mo ba na sa pagkakataong ito ay mayroon pang mga Megalodon sharks sa ating mga karagatan? Ibahagi sa ating comment section. I-subscribe ang aming YouTube channel at i-follow ang aming Facebook page. Salamat po.